Magandang afternoon sa lahat po ng mga kapamilya natin Luzon, Visayas, and Mindanao at sa lahat ng mga nakatutok din po sa atin all over the world. Kasama niyo na nga po ang nag-iisang beshi ng bayan, J-H-A-I-H-O. Ako po si Jaiho dito sa programang tunay nga naman talagang hindi makabog-kabog. Happy, happy Tuesday sa lahat ng mga kapamilya natin na nakatutok sa atin ngayon. And shout out din to all our TFC subscribers. Grabe, napakabilis ng pagdaan ng bawat mga araw. Pero ngayon pa lang gusto ko pong sabihin, patuloy po tayo na mag-iingat at mas palakasin pa po natin ang ating mga resistensya dahil nariyan pa rin nga po ang kinakaharap natin na COVID-19 at meron pang iba't ibang mga variants na naglalabasan. Pero importante din po na ang mga babasahin at ang ating mga pagkukuhanan ng mga sources po ay yung legit dapat na mga sources para at least hindi rin talaga tayo nagkakaroon ng fear at ng mas maraming iniisip sa mga bagay-bagay. So mas mabuti po na ang mga sinishare at ang mga nakikita po natin ay yung nagmula po sa mga eksperto talaga. Pero ngayon, sa episode natin, very very excited ako dahil ang mga makakakwentuhan at makakabonding natin ay sigurado 101% good vibes ang ibibigay sa ating lahat. Mula sa Hoy Love You 1 and 2, sabay-sabay nating i-welcome, we have TJ Valderrama, Pepe Herrera, and Yam Yam Gukong! Hi! Hello! Hello everyone! Hello, love you mga tol! And love you mga tol, miss ko kayo. Hi Jaiho, miss you! Yes, hi DJ Jaiho! Hello Pepe, ayan, Yam! Hello mga kapamilya! Hello Koy! Hello DJ! Hello everyone! Aya, miss you! Miss you, so, miss you! Eto na! Ano ba yan, Pek? Coffee? Coffee ba yan? Tsaka! Perfect. Alam niyo yan si Pepe, isa sa pinaka na-discover ko talaga sa kanya. Ano siya, very conscious pagdating sa kanyang kalusugan. Pati ang mga pagkain talaga niyan ay, noong last time na nagsama kami, parang a year ago, para sa isang... A game show, oo, game show sa TV, ang bawal na game show, yung food niya talaga na-shock ako kasi parang well-prepared siya, di ba, Pe? At yung, anong tawag doon? Brown rice or black rice, Pe? Adlay. Ayun. Adlay. Adlay, okay. Yes, healthier substitute to rice. Good for diabetic. Perfect, oo, ganyan. Tapos tinanong ko siya, sabi ko, antaray, no, yung body mo, hindi ka naman tumataba or whatsoever, pero yung sa pagdating pala sa pagkain, very... controlled and disiplinado talaga yung food mo talaga. Oh. Di, tsaka mahilig kasi ako sa hayop, DJ Jaiho. Kaya pala, oo, totoo. Kaya pala taga parang... Yung tao mo parang may ibang laman, ha? Hindi, kaya pala naging friends na, kasi parang, oo. Hayop pala siya. Charot lang. Chika lang. Oo, diba? Pero ayan, si Yam Yam na-miss ko din ng bongga kasi last time nasa loob ka ng sasakyan, naka-live din ata tayo noon, kaka-uwi mo lang sa Bohol. And it's first good to see you again. Oo, back dito. Good to see you too. Totoo. Good to see you too. Oh, so lang pa. Kumiliselo, bakit? Oo. Si TJ naman, TJ, ang tagal na rin bago kita nakakwentuhan. Showtime days, 'di ba? Ay, my God, I think ano 'yun, mga 5 years ago. Uy. Ala, ang tagal. Grabe ka naman ng 5 years ago, hindi naman. Oo, parang mga ganun ata, 'yun TJ Jay. Hindi, oh. Mga 2019 naman yung mga bandang 2019 huli. 2019 ba? Oo. Sobrang tagal ng 5 years. Ano? Alam ko mga 2016 kasi yun. Hindi, mga 2019 ata yun. Okay, okay. Sorry. Sobrang tagal. Pero ayan, nagkamustahan na po kami mga kapamilya bago tayo magpatuloy sa ating chikahan with TJ, Pepe, and Yam Yam. Keep on sending your stars dito po sa ating episode dahil siguradong puno ng saya at halakhaka ng ating episode today. Congratulations sa inyong tatlo dahil ilang tulog na lamang mapapanood na nga natin ang Hoy Love You 2. Kayo mismo, gaano kayo excited na from a successful run ng season 1 ninyo agad-agad na sundan ng pangalawang season. Let's start with si Pepe muna. Ako? Hindi na ako makatulog sa excitement. Sobra.
Pero malalim na yung mata ko. Hindi, syempre sobrang excited. Kasi palagi ko lahat ng gumagawa ng sitcom or mga palabas na may seasons, diba? Season 1, season 2, syempre pangarap namin magkaroon ng season 2. Lalo na for Hoy Love You kasi naging solid talaga yung sama namin eh. Makita mo naman dito, kulitan pa lang kami. Pamilya talaga. Kaya we are very excited not just to show season 2 but to see each other. Mm-hmm. Yun. Kaya ngayon, excited kaming makita ng mga tao, ng mga kapamilya natin, yung saya namin magkakasama na maramdaman nila at naipasa namin sa Oh. Pag sitcom kasi, 'di ba? Parang dapat talaga pag arrive pa lang ng lahat ng mga cast, pati yung mga kasamahan natin sa likod ng camera, dapat very magaan and very chill. Yes. Kasi yun yung ihahatid mong kwento sa mga manonood. Kailangan ma-feel na nila agad na kayo mismo doon, family na yung turingan ninyo, wala na kayong inhibition sa isa't isa dahil nga ito yung isang sitcom. Napaka-fortunate namin actually. Sorry, gusto ko lang dagdag sa sinabi ni Pepe. Napaka-fortunate namin to have what you just described na pati yung crew, yung cast, yung mga producers, yung mga boss natin doon, ang gaang nila kasama at sobrang maalaga sila. Kaya sobrang blessed po kami. Totoo yung sabi ni Pepe na talagang pagdating, jive agad talaga yung buong cast tsaka yung mga crew namin. Ang sasaya din, lalo pag day off, ka-check-in din namin yung mga crew natin. Kaya nakakatawa. I heard from Aljon, parang may times daw na pag day off nyo sa mismong lock-in taping ninyo, meron mga girls night out, meron ding boys night out daw kayo na parang bonding galore kayo sa location talaga. Pero naman. Na actually, may mga kalokohan naming ginagawa nito mga boys, nanunungkit kami ng mangga. Umakit kami sa bubong, tapos nanunungkit kami ng mangga. Gamit namin yung pang ano ng pool, yung pang linis ng pool, kaya napapagalitan din kami. Yun naman talaga kasi ang gamit no, sa probinsya. Yes, Pe. Ha? May gusto kang sabihin? Hindi, wala lang. Naalala ko lang sinabi ni TJ, may nakuha kami isang box. Nakalimutan din namin. Naiwan namin. Nasa biyahe na nung pauwi tsaka pa lang ay nasa na yung mangga. Before I proceed to Yummy Yum din, gusto ko lang itanong si Pepe kasi 'di ba parang from theater din talaga, napapanood sa teatro, ganyan. Si TJ din ah? Oo, tsaka si TJ. Tsaka si TJ kasi ano siya sa Funny One sa Showtime, doon ko siya unang na meet. Tapos siya pa si Yummy Yum from PBB. Gusto ko malaman, Pe, pagka ganitong teleserye, tapos ito sitcom, tapos theater, as an actor, lahat ba nung nabanggit, different yung pag-a-adjust na ginagawa mo? O it's easier for you kasi parang masanay ka na sa theater, after rehearsal na matagal, one take, wala nang uulit. Pero dito sa trabaho ang ginagawa, paano mo ginagawa yun, Pe, bilang actor na in-adjust mo ba yung self mo? Kasi iba-iba sila eh, di ba? So, totoo lang, hindi ko napapansin kasi magaling ako eh. Yes! Yun! Doon tayo, agree, tama gano'n. Agree. Totoo lang yun yung... Hindi, pinapaligaya ko lang yung misis ko kasi joke ko sa kanya pag nagyayabang ako. Pero, honestly, DJ Jaiho, totoo, meron siyang pagkakaiba. Mm-hmm. Pero kasi pag nakasama mo na itong, for example, si PJ, si Yum Yum, and the rest of the cast, ako lang sa totoo lang, nakakalimutan ko na yung mga technique eh. Isa lang natitira. Just be real. Yes. Mm-hmm. Play for truth lang. Play for truth. Always. True. In fair. Ang ganda nun. Very short, pero talagang yun ang dapat mong marinig talaga. Because sometimes, if mas lalo mong i-effort at isipin na dapat ganito, dapat kung paano si ganyan, parang mas na-out of focus ka, no? Kasi you're trying to be someone else na hindi na ikaw yung gumaganap. Hindi ka na nagiging happy. Right. But magbigay lang ako ng example dyan, DJ Jaiho, dun sa naalala ko kasi yung kailangan, ang ganda na pagka-describe mo kasi dati nilalagyan namin ng Batangueño accent eh. Dahil sa Batangas yung location. Oh. Possibly Batangueño kami. Ang hirap. Ang hirap talaga. Okay. So, kasi iniisip ko yung tunog eh. Iniisip ko yung tunog na dapat may konting labas na taga Batangas ka. At the same time, magta-try mo rin magpasok ng punchline o iisipin mo din yung mga lines mo. So, nahihirapan. Well, siguro sa akin lang. Meron parang na ako mag-focus. Parang maganda siguro kung paano ko lang bibitawan.
Tapos just so happens na taga-Batangas ako, parang gano'n na lang. Siguro pumasok yung Play for Truth na rin. Yun. Nakatulong yes. na talaga. And depende sa director. Oo, kasi si director, di naman yung nire-require. Hindi nire-require, right? Tama yan. Pwede naman hindi tayo tubong Batangas. Di ba, napadpad lang doon. Totoo. Maraming gano'n, di ba? Yung from Maynila, nakabili ng mga lupa in bahay sa Cavite, right. Laguna, Batangas. Okay. Yes. Pwede, in fairness. Yam, ikaw naman, syempre. Okay. Dami ko ng pangangamustang nagawa sa'yo ever since, right after your PBB stint, hanggang sa lahat ng mga special events ng mga fans para sa'yo, na sobra ako nagpapasalamat sa mga Fumiyam fans kasi talagang pinagkatiwalaan nila ako ngayon na ito yung ginagawa mo. Ganap ka ng artista, katrabaho mo na yan, sina Pepe, sila TJ, at sina Jorox, at marami pang iba. Ikaw ba, bilang from nangangarap dati, na sabi mo nga sa akin, not everybody naniwala na you'll make it sa PBB, tas ngayon nakatrabaho mo na sila. Kamusta yam? Yung experience na pagdating mo sa location, lock-in, sila yung mga kasama mo, mag-deliver ka ng lines. Can you take us back to that moment na ginagawa mo na ang pagiging isang komedyante sa telebisyon? Actually, DJ, sobrang unang-unang nakatrabaho ko sila kasi as a normal person, as a viewer, as a fan ng mga artistang lahat ng nasa EBS, as a fan, hindi ko akalain syempre na makatrabaho ko sila. So, nung time na ano, grabe yung pressure talaga, yung ano sa sarili na kanang yung parang sobrang nahihiya kang kausapin sila. Pero that time, yung mga artista kagaya ng mga dalawang Kolokoy na to, ito yung unang nagpa-boost ng ano ko, confident ko as a artista na artista ka naman, di ba? Bakit ka mahihiya sa amin? So ganun nila ako trinato. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa mga nakatrabaho ko, saka especially sa dalawang to or sa lahat ng cast ng Hoy Love You, kasi sobrang family na talaga yung bonding namin sa Hoy Love You talaga. Love you tol, Hoy Love You. True. Yan, dugtungan ko lang, follow up ko lang. Akala ng maraming manonood, I'm sure si Pepe at si TJ mapapa-agree din sila dito na kapag nanood ka sa TV tapos nakakita ka ng mga komedyante sa harapan mo, parang feeling ng mga nanonood, ang dali-dali lang na ginagawa mo kasi you're just making fun of yourself, na eksena. Pero in reality, ako masasabi ko talaga na ang hirap niyan kasi kailangan perfect timing, kailangan very relatable yung bibitawan mong jokes or punchline, and hindi lahat minamahal agad-agad kasi parang iba na OOA yan and everything ganyan-ganyan. So it's really hard to make people happy kapag ka ikaw yung komedyante mismo. Pero yam, ito sila Pepe na parang sila yung mas nauna sa'yo sa pagpapatawa, sila TJ, yan si TJ, grabe, ibang levels. Ang hirap nung hindi, nakakabilib yung kay TJ, di ba? Nasa stage ka, national television, tapos microphone yung hawak mo, mag-monolog ka ng material. Yun ang mahirap. Ang hirap ng ganong ginagawa, pero naplagpasan niya yun. Ikaw, Yam, from PBBS Big Winnership, hindi naman alam ng lahat na paglabas mo, magiging artista ka, magpapatawa ka sa mga sitcom and everything. Ano yung hindi mo makakalimutan na payo nila sa'yo for you to be able to give what's yung kailangan sa bawat mga eksena mo? Meron ba silang advice o ikaw mismo nagtanong ka sa kanila? Actually, sa dami ng na-advise po nila sa akin, isa lang yung, ito yung pinaka the best na ano. Siyempre, simula ng PBB, acting normal or real. Parang mahalin mo yung work mo as an hirap pala. I'm so parang ano. Parang dun, mas nahirapan ka sa pagsagot, no? Kaysa sa pag-acting mo, yan. DJ, yun talaga, yung magpakatotoo ka lang as an artista. Be humble talaga. Mm-hmm.
Perfect. In fact, akala ko yung una sabi niya, sa dami na sinabi nila, nakalimutan ko na yung mga advice. akala ko yung sabi niya. Kaya nila, papitik na ako nung tawa na. Ah, okay, nalimutan. O, di ba, in fairness, yun nga totoo, yan, very natural na lumalabas. Kasi, eh, yun yung totoong nangyayari, di ba? Tama. Tij, ikaw yun, nabanggit ko na, Yam, thank you, ha, nabanggit ko na yung ang hirap nung ginagawa mo. Mm-hmm. I wanna know, because parang ito ngayon lang tayo talaga yung magkakwentuhan, mas makikilala ka ng mga viewers natin, mga tao. Paano ka nag-start sa pagiging stand-up? Di ba stand-up ang tawag dyan? Kasi stand-up yung gano'n. Sa ginagawa ninyo, like ikaw TJ, parang meron ako, like si Alex Calieja, kilala ko si Daddy Alex. Magagaling na yung mga sa Comedy Cartel, ganyan. Ikaw, paano ka nagsimula, TJ? Shucks, ang... alam mo yung Comedy Cartel, ha? Kasi nanonood din ako niyan, eh. Before kasi Comedy Cartel, I would go to their shows. Tapos, nag-hangout ako with them, parang kinonsider kong residency. So, kunyari, pag may mga open mic, usually every Thursdays yun. This was siguro 5-6 years ago. Every Thursdays, pupunta ako doon, manonood ako, magsusupport ako. Every Thursday yun, ganyan. Tapos, tinuturoan nila ako, oh, dapat may lagi kang notebook, may susulat ka kahit ano nakakatawa, or may naisip kang joke, sulat mo lang yan, ganyan, ganyan. Ganun yung preparation na tinuturo nila as a stand-up comedian. Pero ako kasi, mas nakalinya ako doon sa pag-arte sa harap ng camera. Mas gusto ko siya. Actually, mas komportable ako. Kasi sa totoo lang, totoo yung sinabi mo kanina, DJ Jaiho, eh, napakahirap nung nasa entablado ka na may hawak ka na mic. Kasi, kailangan sobrang sharp mo eh. And I would never forget yung pinaka unang-una kong performance sa Showtime. Sobrang-sobrang lamig ng kamay ko talaga. Tapos yung stage sa Showtime, yung bumubukas pa yung LED wall dati, di ba? Tapos manggagaling ka sa gitna, bubukas siyang ganun. So, nandun ako sa likod ng LED wall. Nagka-countdown na yung AD sa likod, binibilangan niya na ako. O, TJ, ready ha? 5, 4. Gumagat. Ang bagal talaga noong oras yung bilang niya, parang slow mo na 4. Tapos yung kabog ng dibdib ko talaga, yung parang lumalabas na, parang lumalabas na sa chest mo talaga, gumaganon. Tapos ang lamig-lamig. Parang damask? Oo, pre. Tapos ang lamig sa studio na Showtime, pero pinapawisan yung anit ko. Pinapawisan yung anit ko talaga. Tapos hawak-hawak ko na yung mic, tapos eto na, please welcome, ladies and gentlemen, DJ Valderrama. Pagbukas ng pinto na ganun, siguro merong, sa utak ko lang siguro, split second na, kita ko yung ilaw na pula ng camera, yung mga ilaw Buton na nakatutok sa'yo, yung mga tao nakatingin sa'yo lahat, yung mga host ng Showtime nasa gilid nakatingin sa'yo lahat, parang feeling mo buong mundo nakatitig sa'yo. For that split second na palabas ako ng LED wall, sabi ko, shucks, ano itong ginagawa ko? Tapos, pagtapa ko sa harap sa entablado yun, bumati na ako. What's up, Madlang People? Nung naramdaman ko na yung energy nung Madlang People, parang ayun na, nawala na yung kaba, nawala na yung takot. Parang kang pating na nakaamoy ng dugo. Parang ganun. Ah, kaya ko to. Parang ganun. Kaya ko to, itutuloy ko to. So, nabitawan ko yung pyesa ko na maayos. Salamat sa Diyos, di naman ako nagkamali sa pananaw ko noon. So, yun, isa yun sa mga hindi ko makakalimutan experience ko sa harap sa television. Oo. Nice. Ah, kinikwento mo nga, parang tumatayo yung balahibo ko talaga, nakakilabot eh, oo, in fairness. Uy, that is true, ah. Ako ngayon, kahit hanggang ngayon, pagka may mga inquiries from handler sa manager, tapos ang sinabi, magsa-stand-up ako, parang hindi naman sa pag-ano, nag-know ako kaagad. Parang ayoko, though, kaya ko siyang gawin, pero parang ayoko lang na naka-feed sa akin na yun yung dapat kong gawin. Yeah. Kasi parang parang feeling ko, ayoko nung nandun sila nag-aabang na, ayan, papatawanin tayo niyan, mag-joken. Parang pag ganun, sobra yung pressure ko. Pero parang sasabihin ko, kaya ko po siyang gawin, pero parang don't expect na yun talaga yung gagawin ko. I can do hosting and make the event yun, happy, funny. Yes. Parang ganun. Papasok talaga eh. Sa hosting. Correct. Pero papatawanin mo na lang. Correct. Kasi parang pag sinabing magsa-stand-up ka, di ba parang ayokong maka-disappoint ng kliyente na parang hawak mo yung mic, nasa backstage ka parang, uy mamaya, patawanin mo kami ha. Ang hirap kaya nung ganun. Yung parang, nasa buong katawan mo talaga yung, ha, paano pag hindi kayo natawa? Sayang yung, so yung binayad sa soli ko na lang. Parang ganun. Di ba? Alam ko exactly yung dinidescribe mo. Experience. Hindi lang talaga ako nakatanggi. Dahil family friend. Kailangan kayo. TJ, anniversary namin, Christmas party, ikaw naman magpatawa. Sabi ko, tito, ako na lang po mag-host. Hindi, meron na kaming host eh. Sa company, ikaw na lang magpatawa. Bigyan ka namin mga 1 hour. Sabi ko, ay, wag po. Kahit mga 30 minutes lang po. Mga ganun. True. So, nakakaloka. Yung mga binitawan ko, joke, hindi pang,
hindi ko naman alam yung edad nila, medyo may edad pala yung audience, hindi ko alam. Umiswak yung mga joke mo, pre. Nakailan joke ako na parang nakatingin lang sila sa akin na ano pinagawa nito. Mapaga. Yeah. Exactly. Oh, oh. Ako talaga, hindi ko na inulit. Oh, parang kahit na, hindi na kayo family friend, no? Sorry. Hindi na, mag-aaway na lang sila. Sorry. Pero ikaw, like si ano, si Pepe at saka si Yami, mm-hmm. di ba, siya nagsa-stand-up. Ikaw, Pe, sa theater, naggawa mo rin ba na mag-ganon yung monologue skit na parang ala stand-up, ala TJ na pang ganong gawa? Hindi pa. Awan ng Diyos, hindi pa. Pero willing ka. Willing ka to try it, to practice, ganyan. Kasi parang, alam mo ngayon, not for anything, last time na nakausap ko si Alex Calieja nga, na di ba parang world funniest something siya sa ano, sa isang competition na sinalihan niya. Parang, ang dami niyang mga kasakasama din doon. Parang, ang lakas ng workload, nandating ng workload ngayon. Kasi parang, everybody wants to be happy, di ba? Parang kahit nasa bahay ka lang. Mm-hmm. Ako siguro katulad mo, DJ Jaiho, hindi ko kasi nakagisnan yung stand-up. Siguro kasi natuon yung attention ko sa pagkanta at teatro na katulad mo, kumbaga side effect na lang or byproduct na lang kung matawa sila sa mga mannerism mo. Diba? Bonus na lang kung matawa. Hindi yung talagang main goal, patawanin sila. O kaya, siguro mapagbigyan ng pagkakataon, I'm willing to try, pero kasi sa dami ng pinagkakaabalahan natin ngayon, gusto kong mag-focus muna doon sa nakagisnan ko na, kumbaga, quality tayo over quantity. Perfect. Ganon, diba? Nakakawala ng focus, totoo, pagka lahat na lang nasa harapan mo, hindi mo na alam kung paano mo siya gagawin, diba? So better to focus one step at a time. At kapag may pagkakataon, pwede mo pagtuunan ng pansin. Oo. Yep. Yes. Ayan, ang saya. At least, diba, mas lalo nating nalalaman yung mga behind na hindi pang malakasang showbiz tanong na kamusta kayo sa ano sa set. Yung mga ganun ng mga eksena natin. Oo, 'di ba? Kasi ang tagal na nating nagkukuwentuhan at magkakakilala naman talaga tayo, 'di ba? Sa totoong buhay. Pero gusto ko lang balikan yung sa Hoy Love You sa mga nanonood sa atin ngayon all over the world. Ano yung character na ginampanan niyo sa One? At papaano ito magkakaroon ng transition dito sa Hoy Love You 2 na dapat nilang abangan at tutukan. Mm. Yam! Ayan. Go, Yam! Yun o. Ayos, ayan yan. Wala pa, Pe. Wala pa. Nag-start pa lang siya mag-quento. Pepe na ako. DJ, sa unang season 1, ako pala dun si Bart. Isang loading na personality yung loading. Parang buffering siya sa mga parang ganun. Sa season 2 DJ, si Bart ay convert into loading pa rin. Pero kala ko na upgrade na, kala ko parang in-install tapos na upgrade, parang ganun. Oo, upgrade na. Tapos eto na may may ka love interest, tapos yung tatlong kolokoy magkakaaway-away dahil sa sa isang babae na yeah hindi ko naman gusto pero gusto or something ganun, basta sobrang iniwalat mo na Bart eh. Iniwalat mo na yung buong kwento. Sino si love interest? Yan na lang siguro dapat nilang abangan, DJ. Dahil chinika ni Bart lang. Buti nga nakapagpigil pa eh. Buti nga. Hindi, pumasok tayo pa eh. Kundi tayo pumasok na. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Tapos sabihin, alam ko na mangyayari dyan. Mag-aagap. Alam ko na pananoorin. Huyang. So, ikaw si Bart at yun ang dapat nilang abangan. Papaano maipapanalo ni Bart itong si Love Interest versus dito kala TJ at kala Pepe? Yan. Ganon. Yes. TJ, ikaw. Yes. Nung first season, si ako nga pala si Drew, si Andres, no?
Andres. So, Drew yung nickname ko dito. Pinasyal na. Medyo, yes. Diba? Medyo addict ako sa social media at sa cellphone. So, lahat ng ganap, ina-upload ko yan sa season 1. So, para po dun sa mga hindi pa nakakapanood ng season 1, kailangan i-check nyo yan kasi may mga maliliit na mga nangyari dyan. Ang kalokohan din kasi ni Drew kung bakit nagkaroon ng, sabihin na natin, away noong season 1. Sa family. Oo, sa family. Dahil mayroon ako mga hindi dapat na i- ano sa phone, yung mga, alam nyo na yung mga ganong eme. So, pwede nyo pong abangan season 1. Tapos sa season 2 naman, ganun pa rin, addict pa rin siya sa phone. Pero ito na nga, yung binabanggit ni Yam Yam, nag-love interest na sila. Oh. Kasi dati, sa season 1, pinakita mo na kung paano yung chemistry namin tatlo, kung paano kami together, kung gaano kami kasaya, gaano kami kakulit. Ngayon, syempre, pinaanghang ng konti yung kwento. Nagkaroon ng konting yun nga, sabi ni Yami, love interest. Yan na. Gitan. So, kailangan nyo rin abangan kung sino yung magiging love interest namin dyan dahil medyo mainit talaga. May competition, di ba? May competition kung paano makukuha ang matamis na oo ni love interest. Papakabog ba si Pepe? Di ba? Kung merong Bart, merong Drew, ikaw naman, Pe. Yeah. Yun, ang karakter ko, pangalan Tommy or Tomas. Ako naman, ng season 1, laging galit. Tapos hindi ako boto kay Marge or kay Rox, yung ginampanan ni Roxanne, Ginoo. Nung season 2, of course, dahil kinasal na sila sa season 1, ay, o nga pala, pinapalabas pa sa A2C, na buko ko na. Hindi naman. Ay! Oo. Hindi pa tayo sa lahat. Hindi naman. Kasi, hindi, okay lang. Alam mo kung bakit? Back to back naman kasing mapapanood sa mismong airing ng Hoy Love You 2, itong Hoy Love You, the finale. Oh. Okay. Very good, very good. Galing DJ Jai ko. Kaya host ko eh. Ayun nga, as I was saying, sa season 2, magaan na ang kalooban ko kay Marge. Kumbaga, extended best friend ko na siya, hindi na lang si Jules. Kasi ako bilang kanang kamay ni Jules or ni Joros, best friend ang tawag ko sa kanya. Clingy na kaibigan si Tommy. Na pwede mo ang pagdudahan eh. Ano ba to? Kaibigan lang ba to? Ano? Lover. Secret lover pala. Sobrang clingy. Kasi sa kanila na ako lumaki. Sa pamilya niya eh. Oh, kaya pag may dumating na bago, wala, baka mawala sa akin yung kaibigan ko. Pero dahil natanggap ko na sa season 1, sa season 2, mas kalmado na si Tommy at level up sa trabaho. Hindi ko nasasabihin kung ano yung magiging bago kong role sa trabaho kasi nag-level up. Hindi, di ba pinagalitan ka lang? Nang? O sige, re-reveal ko lang natin. Re-reveal ko lang naman natin. Alam ba ka lang? Episode 5 pa yun eh. Alam ba ka lang? In fairness, ayan na, ganda yan. Yan yung mga, lalo na sa aming mga talagang nanonood, parang kahit na merong kaming mga pahint clue na naririnig, hindi pwedeng hindi namin siya panoorin kasi parang, ito yung scene na sinasabi nila dun sa interview. Yeah, tama. And fairness. Siya panoorin actually. Totoong totoo yan. Paano kapag ka nasa scene kayo, di ba pagka komedyante, kayo ba yung tipo ng verbatim, like talagang into the script na ito dapat yung sasabihin, ganun? O pagka nakuha nyo na yung pinaka-gist nung dapat mga sa eksena, hinahayaan na kayo ng director and just go with the feelings na nalaramdaman on that moment? Sagot ako dito pa konti lang. Go, bro. Salamat din talaga dahil nandyan si Directed. Dahil nung nag-meeting pa lang kami before we shot both seasons actually, si Directed sinabi niya na agad na, meron kayong freedom kung gusto niyo mag-adlib, okay lang. Ang importante lang kasi there are lines kasi and words na kailangan lang banggitin para itahe yung kwento. So pag nakuha na namin yun, I think kita ko rin kay Pepe, kita ko rin si Yam Yam, ang galing ni Yam kasi talagang nagtatanong siya sa amin, "Kuis, eto ba? Lagi itong may dalang script. Laging may dalang script yan si Yam Yam." Sa totoo lang, maglalakad kami, punta kami ng hall, mess hall, sa kainan namin may dalang script. Minsan na kami ni Pepe nahihiya eh. Kasi medyo chill kami ni Pepe, kasama namin pagbaba namin, kikita namin si Yam Yam, nag-highlight ng mga script.
Hiya kami kasi ginagawa namin ni Pepe sa kwarto bago matulog. Pero si Yami, nakikita namin talaga nakafocus. Tapos hindi siya nahihiya na. Nagtatanong na siya, "Hoy, paano ko to bibitawan ng mas maganda? Hoy, paano ganito? Paano ganito? Paano ganyan?" Nagtatanong siya ng gaganyan. So, "Hoy, okay kami, ba to, Hoy?" Oo, Hoy. Okay ba to, Hoy? Sabihin namin, Hoy. Tuntuhan kami ni Pepe dyan. Kaya ang saya na unang-una, ang freedom na binigay ni Direk, gano'n na pwede kami mag-adlib. Tapos gano'n na basta kuha na namin yung idea nung storya, nung flow, nung eksena namin, nalalaro na namin siya. As mas masaya kasi pag gano'n eh, pag naaral na, nagigets ko siya, pag naaral mo na kasi, mas madali ka mag-adlib, mas makakaisip ka ng mas pagagandahin mo yung eksena, mas nakakatawa, or kung ano mang maisip. Gano'n. Yes. Sino pa? May gusto i-share? Ikaw, Yam. May gusto ka bang ibahagi in connection na sinabi ni TJ? Lugtungan ko lang yung sinabi ni TJ, ah. Char. yung kasi DJ, nung time na on the set kami, before kami papunta doon, dala-dala ko yung script. Sila wala. So, pwede pala yun. Sorry, Tol. Pasensya ka na. Pero sobrang, ano na pala. Nakakatawa, sorry, Yam. Sabi niya, yung reaction niya na very, ano, very genuine na, napatanong siya, ha, pwede pala, bakit sila, hindi sila nag-aaral nung mga script nila. Oh. Sorry to, naputol yun. Yung ano ko na natutunan ko sa kanila na sobrang dapat mas aralin mo yung script para makapagbitaw ka ng mga iba't ibang banter o iba't ibang anong tawag doon? Adlib doon sa set. So sobrang napakagaling ng mga taong to. At saka nung time na on the set na inaalalayan talaga nila ako pag meron akong tanong, tas ganito, oh, mas maganda ito, Kuis. Kuis, ano bang mas magandang i-adlib nito? Ganito, Kuis, ganito, ganyan. So, sobrang, lahat. Hindi planado, pero magtatakan lang, saan nakuha itong, nakuha itong mga adlib, yung saan nakuha ito, wala ito sa script. So, mabibigla ka talaga. So, sobrang galing ng mga to. Lahat ng mga artista dito sa We Love You, sobrang galing. Masyado mo na mga inaangat po. Baka mauntog na kami yan, ha? Hindi kasi, sa DJ Jaiho, si Joros kasi. Oh, isa pa yun, si Joros. On the spot yan, pre. Kaya dapat ready kami. Sa totoo lang, pinaprepare namin si Yam Yam. Dahil si Joros, pag bumanat yan sa set, kadalasan, dire-diretso. Nag-hosting tapos, kami niyan, TJ, ni Joros. Diba? Walang script-script. Tapos talagang, minsan, ang dami niya naiisip talaga na kailangan mong sabayan. Kasi pag hindi, di ba that's how you do it? Di ba, Pe, TJ, tsaka Yam? Sa trabaho natin, especially kunyari tayo from teatro or tayo nagbibigay tayo ng happiness, ganyan. Kapag hindi sinakyan nung ka-eksena mo, nung kasama mo sa trabaho, dun malalaglag yung isang joke na binild up mo. Diba? No. Yes, dun siya mahulog na parang ikaw, ay, hindi sinalo. Parang ikaw yung mapa, diba gano'n? Pero kapag yung ka-eksena mo is thinking din siya at hindi siya bumitaw dun sa nangyayari, yung adrenaline niya na magbigay din para mas maging maganda, yun yung na-appreciate ng tao kasi nga, gaya na sabi ni Yam Yam, mga biglaan na tayo mismo nakapatanong after nung pag nag-cut si Direk sa holding area, galing nung pagkakabitaw nung ganito, nang ganyan, nagtugma-tugma. Kasi dapat ganun eh. Kasi sinakyan, sinaporna. Correct. Totoo. Meron ako nakasama dati, parang nagbitaw ako, tapos hindi sumali, parang sabi ko niya, ha? Nawala yung joke! Ganun na lang. Sinakyan mo yung sarili mo. Oh, ako na lang. Oh, di wala. Walang sumalo eh. Sabi ko na lang na gano'n. Di bongga, di ba? Kaya kanya-kanya God talagang. Oh, kanya-kanya ba ito? Person. Sorry, Tij. Ayan, kanya kinik. Sorry, nakat kita. Kinakakat kita. Sorry. Yun, kay Joros. Talagang kaya kayo. Support kaya, din. Oh, support din talaga. Like si Yam Yam. Number one. To, kasi kami ni Pepe kaya namin sumabay kay Joros. Okay lang. Okay kami. Maloko din kami. Si Yam Yam kasi, nagsistart, you know, conscious pa siya sa conscious pa siya. So, madikit sa lines, inaano namin, okay lang yan, Yam, ganito, ganyan. Si Joros kasi loko talaga. Like, may isang meses nangyari, nagpipicture si Yam Yam. Kami rainbow. Ang ganda yun. Kagat kami may rainbow. Magpipicture lang ako, Kuis. So, kapicture siya. Rainbow, tapos andun siya, nakapose siya, ganyan, guwapo sa rainbow.
Nagtanong siya kung ano magandang caption. Ang problema, ang pinagtanongan niya si Joros. But hindi siya nakakuha ng maayos na sagot. Nakakuha ng maayos na sagot. So ngayon, sabi ni Yam, "Huys, anong magandang caption?" Sabi nga ni Joros, "Ito, Yam, ilagay mo dyan. Maraming matutuwa. Loud and proud." Ay! Masabog! Oo! Ah, oh, ganun ba, Kuis? Oh, sige, mukhang maganda nga yan. Loud and proud. Kasi sarap pakinggan eh, di ba, Yam? Oo, oh, di ba? Kasi may magandang rain sa background, di ba? Tapos nakapos si Yam Yam sa harap. Ang ganda. Siguro loud and proud yung happiness yun yung naisip niya. Hindi ko alam. Pinost nitong tropa natin. Pinost niya. Kinagabihan, tinawagan ng manager. Oo, oh, oh, kasi... hindi naman po, not because we're making fun of it, because of yeah. Yung sa istorya. Yeah. Pero dun sa kwento po kasi, di ba, parang alam naman nating lahat alam na pag sa rainbow, di ba, it means for the LGBTQIA yes, community right. Na sobrang mahal na mahal ko talaga at I'm sure kayo of course. Din. At itong si Yam Yam nga ay bilang nagtanong kay Joros na pre-time siya, tinawagan siya ng manager and then, anong sabi sa iyo, Yam? Hindi, bago pala yun. In fairness sa mga fans ni Yam Yam, nung pinost niya yung loud and proud, nag-message sa kanya, "We love you, Yam. Support ko sa'yo. Tuloy mo rin. Okay, Yam. Andito pa rin kami para sa'yo. Nakakatuwa." So that's the story behind the post pala. Tapos, Yam, anong sabi sa'yo ng manager mo? Tinawagan ka. Sabi, ano yan? Ano yung... pinaggagawa-gawa mo sa akin. Bakit ka biglang nagladlad? Di ba? Parang... Totoo ba daw yun? So, hindi ko alam. Hindi ko alam kasi si Joros yung nag-ano sa akin. Kasi ang sarap pakinggan ng word eh. Loud and proud. Oo. Diba? So, syempre, ako, nung kaisip ko noon, loud, tsaka proud. Proud naman ako na... ganun, na nandun ako sa shooting. Pero, hindi nag-sync Hindi, tsaka feeling ko dahil nandun yung respeto niya na, Joros Gamboa na to sa industry. Oh. Parang, mga nauna na sa atin to. Maliit siya ng pinagtanongan eh. Oo, mga nauna na sa atin to. So, parang, hindi kasi seryoso kasi siyang, seryoso ako nagtanong, seryoso din siyang Sana talaga, nakita nyo. Dahil yung sagot talaga ni Joros, totoo eh. As in, totoong, siguro maganda dyan, loud and proud. Hindi man lang umiti, hindi ganyan natawa. Ganyan niya. Legit. Kaya wala akong idea kung ano mangyari. Wala na. Diba? Ganyan nga siya kahit sa mga interview. Pero naging running joke yan. Simula season 1 hanggang season 2, yan ang naging hashtag loud and proud namin para kay Yabba. Hashtag loud and proud. True. Iba 30%. Antara, may percentage. Iba din. Pero in fairness, dyan sa story, ako first time kong narinig yung kwento about that na sobrang parang, I'm sure pati yung mga fans ni Yam Yam, ngayon, dito sa live episode natin, tuwan-tuwa din talaga sila. Kaya parang yung excitement na abangan pa itong susunod na season ninyo, mas tumodo-todo. Pero syempre, ramdam ko na kasi last week, Car John with Brenna ang nakakwentuhan ko. Tapos ngayong week na ito, kayo naman ang bumungad sa atin dito sa Hotspot. Kung kayo ay mabibigyan ng pagkakataon, sino ba at sino ang gusto nyong maging leading lady? Kasi parang ngayon, bumabalik yung era. Like si Pepe, mm-hmm. Di ba meron ka sa Netflix, Pe, na antagal nag-number one yung movie mo with, I think, si Ritz to eh. Yes, kasama rin namin sa Hoy Love You too. Yes, si Ritz as well. Yes, totoo. Leading lady, o yan, bukod kay Ritz, sino yung talagang pangarap mo na someday, ito gusto ko tong maging leading lady? TJ Yam, sa inyo din ganun. Let's start with Pepe muna. Ikaw. Wow! Ang taray. Hoy, wala to, ano ba? Pepe! Chares. Ang ganda. Ang ganda. Hoy, wala to. Kaya naman. Charas. Oo, parang di ko kaya kasi mas gusto ko itong tawagin ng tunay mong pangalan kesa sa Pepe. Charing! Charat! Nanay ka na. Totoo. Tagal po tayo magsasama sa industriya. Totoo. Hindi, pero seriously, una ko naisip sa ngayon,
there's something about the Curtis sisters, Ann Curtis and Jasmine Curtis Smith. Pero sa ngayon, kasi mas madalas sa mga pelikula si Jasmine. So, I'm very curious sa kanyang pamamaraan. Kasi napanood ko yung mga ilan niyang pelikula mula nung simula. Kasi yung first director ni Jasmine ay kaibigan ko, si Hannah Espia, sa pelikula. I think that was her first film. Tapos doon pa lang, oh, medyo ano ah, malakas yung presence ni Jasmine eh. Tsaka lakas yung truth niya. Tapos nagkausap na rin kami years ago na trabaho tayo. Hindi na lang natuloy pa sa ngayon dahil sa, of course, pare-pares tayong busy. Yes, yes. Pero yeah, siya ang una ko naisip na gusto kong makatrabaho. Tsaka mabuti ang puso ng Jasmine, no? Sobra, sobra. Nakakatuwa. Pila ng partner niya. Totoo. Kasi ako, lagi ko rin siyang nakakasama. Tsaka nagkakakwentuhan din kami sa IG. Kamustahan. In fairness, parang sabi ko nga, ito mga to, talagang gaganda ng mukha. Tapos Curtis sisters nga sila ganyan. Pero di ba napaka down to earth nila, Jazz? Wala silang pinipiling ano na maging kaibigan talaga. In fairness, looking forward ako dyan. Pe, parang ganda nun. Sana matuloy, Jazz, if you're watching, yes. Diba? Ilaban natin ito. Ilaban natin ito! Total, nagpo-produce din naman sila, Jazz, diba? TJ, yeah. Ikaw. Dalawa eh. Yan na. Wow, hanip po. May option ba? Wala namang masama, no? Dapat sinisigaw, oh, sinisigaw sa universe. Alam mo, totoo yan. Yes. Oh, yan. Ah, siguro yung una, si Solen. Pangalawa, si Denise Laurel. Fairness. Pareho sila magagaling na actress. Totoo. At talented. Magaling mag-painting. Si Solen, parang maraming beses na siyang na partner sa mga comedians eh. Diba? Oh, si Solen, marami na siyang... I think parang magandang contrast yun, yung mga hindi kagwapuhan, tapos sila. Diba? So dyan na lang ako umaasay kami mga hindi kagwapuhan. Hoy, grabe naman. Hindi kagwapuhan. Iba? Ah, anong hindi kagwapuhan? Anong hindi? Ah. Uso na yan eh. Uso na daw yan eh. Yung funny. Iba yung kagwapuhan, tol. Oo, iba. At saka aminin natin yan, yung humor talaga, walang makakatalo. Proven ko yan, no? Hello, sa humor lang, ilang motor yung natipid ko eh. Charing! Charot! Chika! Charot! Huli ka! Ilang sapatos din yung natipid sa joke-joke lang. Basta natawa lang. Chika lang! Just lang. Yam-yam. Nag-move on agad. Yam-yam. Chari. Para yam-yam. Charot. Baka may maungkat ulit. Totoo. Baka may mga mag-follow up mga host nitong mga nasa screen natin. Ano? Yam-yam. Chari. Sa akin naman, DJ, ano, si Assunta De Rossi. Ay, wow. Ay. Very nice. Siya yung pinaka-dream ko na ano, maka lady. Kasi siyempre ang galing din ng ano din nung artista na yon. Kaya yun yung pinili ko po. Teka, lilinawin ko lang si Assunta, hindi si Alessandra. Ah, kapatid niya yon. Ha, in fairness, alam. Updated siya. Actually, Pe, yun din yung tatanong ko. Hindi ba si Alessandra, kasi parang ang naisip ko kagad, first thing that comes into my mind, parang yung kay Empoy, tas si Alex, si Alessandra, sakita kita. Pero sa'yo, Assunta De Rossi, na magaling na artista. Best actress yan. Yes, that's correct. Si Assunta, diba? Oo. Antaray. Hindi ko in-expect na yun ang isasagot ni Yami. Yan, bakit? Bakit si Assunta? Ano yung pinaka... nasa memory mo na why Assunta? Like si Pepe, yun yung nakasama niya si Jazz, si TJ, kay Solen, tsaka kay Dennis. Ikaw, why Assunta? Na-curious ako. Sa akin, DJ, fan din talaga ako dati ni Assunta, yung mga pelikula niya, yung mga... Ang daling kasing maghugot ng mga, ano, yung mga panghugot. Malabas si Pongo sa'yo, Yam. Oo. In fairness. O baka crush mo, baka si Assunta ang showbiz crush mo talaga. Opo. Ay, taray. Si Assunta pala ang showbiz crush. In fairness. Totoo. Kaya naman pala.
Truly remarkable. O, dahil nga malapit na mapanood ng mga kapamilya viewers natin, ang Hoy Love You 2, it's a back-to-back, the finale, and yung unang episode ng Hoy Love You 2, TJ, PN, Yam Yam, i-invite nyo sila lahat at after nyo sila invite, diretso tayo sa challenge. Tingnan natin kung sino ang talaga namang very competitive at hindi magpapakabog. Everybody! Wow! TJ, Yam Yam, and Pepe, go! Sabay-sabay kami. Hello. Sabay-sabay. Oo, parang sabay-sabay kasi, di ba yung sa Facebook ngayon, nung trending, yung sabay-sabay na nag-uusap yung mga nagsasalita. Okay. Hindi, charot lang. Charot lang. Go! Hello, mga kapamilya! Manood na po kayo ng Hoy Love. Malangita tayo sa I want TFC! Perfect! At least, di ba, tayo lang yung may material na gano'n ang live. Uh-oh. Hindi nagawa ng ibang nag-promote yun. Tsaka gets nila, yun kasi trending yun, di ba, yung pinagsama-sama nila yung mga nag-viral. O, sila Coco, sina Kim, di ba? Lahat eh. Rico! O, ayusin natin, baka pagalitan tayo no? ng joy, ng Iowa. Yum, yum, go! mga bakla kayo ng taon. O, ikaw muna, Yam. Hello, mga kapamilya. Alam ko, excited na kayo sa paparating na I Love You Season 2. Abangan nyo po yan. Sobra. Mas pinaka-panabig. Bisaya mo na lang, tol. Bisaya mo na. Marami tayong mga viewers na mga Bisayan nanonood. Go! O, mga kapamilya, grabe ka exciting kaning season 2. O, exciting mga kanil ang season 1. Labaw pa ang season 2. Anang, oh, love you. Yes, DJ. Yes, hello mga kapamilya. Ayan, September 11, panoorin po natin konting-konti, ilan tulog na lang, panoorin po natin sa I1TFC. Download nyo na yan, mag-register at panoorin na ang season 2 ng Hoy Love You. Actually, ang season 1 na may repo po yan sa TV Kapamilya Channel Online Live tsaka sa Kapamilya A to Z. Yun pala. Gusto ko sabihin. Ano, A to Z. Panoorin niyo po season 1 kung hindi niyo napapanood para saktong-sakto pagdating ng September 11. I want TFC. Hoy Love You too. Perfect! Alam mo, bago si Pepe, si TJ, nag-DJ ka ba dati? Like, radio job? Before. Email lang. Oh. Ang ganda. Kasi yung tunog ng boses niya, na-miss ko tuloy yung mga kasamahan ko sa MOR. Kung nasan man kayo, mga kamorkada. Yes. Mga kamorkada, ingat kayo dyan. Magsama-sama rin tayo soon. Pepe! Bago ko batin, napanood yun, DJ Jaiho, yung emotional yes, last episode mo, ha? Oh. Anyway, muli po mga kapamilya, for emphasis, uulitin ko lang po. Una, season 1, pinapalabas pa rin po sa A to Z Channel 11 at sa Kapamilya Channel. A to Z, every 9:30 p.m. Saturdays po. Regular po yan, Saturdays 9:30 p.m. At pagkatapos po ng last episode ng season 1 ng Hoy Love You, diretso po tayo sa September 11, season 2 po, ipapalabas na sa I1TFC ang Hoy Love You. Perfect! Siyempre kasama nila dyan, sila Miss Carmi, Martina yes. Dyan, Karina Aljon, sina Brenna, sina Joro, hey. Sina Roxanne, man. At directed by, of course, si Directed Buburol. At ito lang, si Dominic Ochoa, Papa Dom. At Papa Dom! Kasama natin na si Rin sa sulat, si Hasna. Ano nga pili doon Hasna? Hasna Cabral. Yes. Cabral, oo. Perfect. Totoo. Ayan, Hoy Love You Too, mga kapamilya. Hindi pa po dyan natatapos ang paghahatid namin ng good vibes ng ngiti sa inyo mga labi. Dahil this time around, hahamunin natin ang ating mga bisita dito sa Hotspot Live sa ating Alphabet Challenge. Magbibigay lamang ako ng category, tapos from letters A to Z, kailangan nyo pong magbigay ng sagot sa category na sasabihin ko. Ang matatalo ay tatanungin ng mga nakatalo sa kanya ng pinaka-fearless or fearless question na dapat niyang sagutin kaya dapat galingan. Oo. Oh my God.
So, ang mechanics natin, A to Z. So, pag nabanggit na si A, B, C, D, E, F, dire-diretso na yun. So, ang pagkakasunod-sunod, sisimulan natin kay TJ, Pepe, Yam Yam. Tapos paulit yun? Na yun. Okay. TJ, Pepe, Yam Yam. Correct. Okay. Sinunod ko lang po, mga kapamilya, kung ano yung nasa harapan kong screen ng pag-anon para maayos po tayo. So, let's start our alphabet challenge. Mabilis ito dahil may countdown na 3 seconds. Pag wala na sagot, talo agad-agad. Let's start with TJ Go. Places in the Philippines. Abra. Araneta. Angeles. Ay, saan yun? Teka lang, saan yan? Angeles, Pampanga. Ah, Angeles, okay. DJ. Anawangin. Ay, taray. Tama. Pe. Alupihan. Bataan. Oh. Yam. Alpay. Taray. DJ. 3. Astoria Village sa Tagaytay. Hoy. Oh, ang dami na. Taray. Dinalupihan pa rin sa Bataan. Invento. Invento siya, oh. Sorry. Kaya kasi po na pati si Bon naman. Ito lang ba? Ubusin natin yung A, B, C, D. Hindi ba siya A, B? Dapat A, B, C, D. Mali tayo. Ah, okay. Kaya pala sabi ko, ang daming A. Sabi ko, bakit ang daming A? May pulis. Totoo. Pa. Sabi ko nga, bakit nga A na? Dapat B na, no? Na wala, na, oh. Sa sobrang intense ng labanan, pati ako parang hindi ko napansin. Oh. Ah, so, dapat pupunta sa B. Oo, dapat A, B, C. A, tapos B, tapos C. Oh, lahat tayo magtatanungan ng fearless. Kasi pare-pares tayong hindi naka-intindi. Pare-pares tayong wala sa sarili, ano? Hello! After ni Yam Yam, next letter. And then after ni TJ, A, dapat B ka na, tapos C na si Yam Yam. Si Yam. Ah, okay. Kung nga naman, pagka ginawa nating A lahat, ang baka tagal, po tayo. A lahat, tapos B lahat, tapos C lahat. Ano, 26 question? Kaya sabi ko, parang walang natatalo kasi ang daming ang A. O, litin natin, isa pa. Sapat. Yun ang tinatag na practice. Tama, siyempre kailangan may practice run. Kasi nga, apat kami dito sa screen. Oh. Eto na, let's start our alphabet challenge. A to Z, name of local celebrities. Let's start with TJ Go. Ann Curtis. Ann Curtis. B. Bea Alonzo. Pasok. C. Catherine Bernardo. Mali. Kayon. Hindi, abakada daw. Pilipino si Yam Yam eh. Ah, okay. Abakada. Okay. Okay. Pwede lumusot ha? Hindi pwede. A to Z ang sabi. Hindi pwede. Oh, mali na yan. Mali ka na yan. Nandun na ako sa Catrio na Gray, pero Catherine Bernardo. Ang bilis. TJ, Pepe, tigisa kayo. Fearless question for Yam Yam. Nako, Yam. Yam. Oy! Naiisipan mo na bang pakasalan ang girlfriend mo ngayon? Ay! Naglag. Charot. Kunyari, hindi na lang nakagalaw. Naglag. Kunyari, na-freeze yung screen, no? Ang galing, no? Nawala ng internet. Oh, grabe namang level of fearlessness yun, tol. Super fearless. Ay, fearless ba? Oo. Oh, sige, ibahin ko na lang yan para hindi masyadong fearless. Anong gagawin, DJ? Sasagutin. Sasagutin ka lang. Nang? Kung gusto mo, ah. Kung gusto mo lang, ah. Sa tanong niya. Pero kung... Akala ko si DJ magtatanong. Kayo pala. Oo, sila. Oo, kami. Sila ang magtatanong. Kasi na tayo. Yun pala. Kaya gagalingan mo kasi babawi ka kay TJ ng fearless question. Sige. Hindi. Oh. Naiisip mo lang naman. Hindi ko naman sinabi yes or no. Kung napag-uusapan niyo na ba? Napag-uusapan niyo na ba? Na magpakasal kayo ng partner mo ngayon. Siyempre, dadating din tayo sa ganyan. Pero, merong ganun. Meron. Na, sweet yan. Naman. That's pretty. Ang tara. Pero, siyempre, pero, napag-usapan lang naman, pero, mas priority talaga namin yung after na may mag-graduate. Okay. In fairness, thank you so much, DJ, sa fearless question na yan. Yes.
Siyempre, ikaw naman ngayon, Pepe. Ayan, pinagpawisan si Yamiyam. Oo, eh, nag-loading siya eh. At nagginampanan niya si Bart. Ang tanong mula kay Pepe ay... Yam, ano ang karaniwang mabahong amoy ang gustong-gusto mong inaamoy? Ayan. Anong mabahong amoy na gustong-gusto kong amuyin? Hoy, mabaho para sa iba. At kilikili. Oh, kilikili. Aphrodisiac, no? Oh. Grabe, grabe sa aphrodisiac. Naalala ko yung kilikili, 'di ba no, may 'di ba may amoy talaga na parang ah, in fairness no, mabaho siya pero may bango. Ha? Naalala ginagawa. Naalala. Meron kasi siyang amoy. Parang biglang nag-pop. Para wait lang, may pagsisinghot dito. Ano yun? Yami, sinasabi si Yami. Bumalik sa kanya, Yam, yes. kasi, merong ordinaryong, hindi naman, so, hindi naman siya as in mabaho. Pero sa papa ko kasi, palagi akong nakasanday sa braso niya. Parang gusto ko nang nakasanday ulit. Tapos nasanay ako sa amoy ng kilikili niya. Parang gusto niya. Magkalayo kami, maalala ko ng gano'n. May hugot pala yung amoy ng kilikili. Meron, ay, meron. Ang buong gano'n, kaya nauso ang mga katagang, diba? Gusto mo, dito ka na tumira sa kilikili ko. Diba may gano'n? Diba may gano'n, chika? We feel at home pala. Totoo, in fairness. There's no place like home. Ika nga rin. Charing. Charot. Susunod na kategory natin. Thank you, TJ, Pepe, and Yamiam. Salamat sa pagsagot. Galingan para makabawi ng tanong. Let's play the alphabet challenge A to Z. Ngayon naman, simulan natin. Yamiam, TJ, and Pepe naman. Para nalambot. Yamiam, TJ, and Pepe. And then patuloy tayo. A to Z, mga bansa. All over the world. All over the world. Ready? Let's start with Yamiam. Go! Ano? A. Los Angeles. Why? Dahil dyan. Mabuti mo sa amin. Dahil dyan. Na-los ka agad. Mabuti mo naman sa amin. Hindi. Puri nyo lang yung Los. Hindi. Inuna niya. Angeles Lost. Angeles Lost. Pagbigyan naman natin. A muna, Yam. A muna. A muna. Go! A! Amerika! Wow! Pwede! Ako next, no? Yes. Belgium. Perfect! Croatia! Croatia! Anong A, B, C? C ka? D ako! D! D! Denmark! Denmark! Pasok! Ethiopia! Ay, taray! Nakangabog! Finland! Yes! G! I palang pala, I! I! G, G, G na! F, India. I! F, G! B, F, G! O, G! G, 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 sorry! Yam, Yam, G! Yam, Yam, G! At Ghana! Ay! Pasabog! At taray! Sa beauty queen! Holland! Hoy! I! Holland! Oh. Okay, Iceland! Perfect! Ano sunod? J. Japan. Uy! Sabog! J. Korea. Yes! L na. L. Luxembourg. Wow! M. M. Malaysia. Ah! N. Nicaragua. Ay, masabog! Nicaragua. Beauty queen! Nicaragua! O. Australia. Hoy. Yata pwede yun, pal. Pare, pare. A. Australia. Okay. A yun. A Australia. Naku, lalo Pepe. Pa kasi may pagsapan na O. O, oh, meron. Oman. Oman, tama. DJ John. Ba? O. Thank you for correcting me. I learned something. Oman. Sorry sa mga residents ng Oman. Pasensya na po kayo. Nawala po sa inyo. Kaya ang na-spell po niya ay Australia.
Pareho naman daw yung simula. Totoo. Parang kung hindi ka naman din nag-isip. Parang, oh yes, pasok, pasok. Papagano'n ka lang talaga. Sounds oh, like. Eto na, pe, may fearless question kay Yam. Anong fearless question mo? Ay, walang inuurungan. Anong fearless question mo kay Pepe? Go! Questions ko sa'yo, Kois. Ayan na. Ano ba ang mas mahirap? Maging komedyante o maging isang drama? Maging isang drama? Magiging drama. Actor, ha? Para sa akin, mas mahirap ang magdrama. Kasi mas natural sa akin magpatawa, eh. Mm. Oo. Pero hindi na ganun kahirap. Eh. Sabi ko nga sa'yo, magaling ako, di ba? babalik tayo dun sa ano, sa roots kasi yan ang importante. Uy, pero truly yan, 'di ba? Walang ibang taong magsasabi. Alam mo, ginagawa nating joke, pero in reality, 'di ba? Ngayon that everybody can just comment and throw words, 'di ba? Yeah. And say whatever things they want to say sa atin. Pero ako naniniwala ko ever since na tayo ang unang magsasabi na magaling tayo, na maganda tayo, na okay tayo kasi walang ibang magpupuri niyan eh. Oo. Kundi ang sarili. Correct. Totoo 'yan. Kasi ako pag gano'n, parang hindi na ako masyadong naniniwala na kailangan ko marinig sa maraming tao kasi thankful, 'di ba? Hindi naman sa ano nagmamaybang ka. Thankful ka sobra-sobra pong pasalamat. Pero sa sarili mo pa lang, kung hindi mo ito paniniwalaan, how can you do your responsibility as a host, performer and everything? Exactly. If ikaw mismo inaantay mo yung validation from others kaysa sa sarili mo, 'di ba? Well said, candidate number one from Philippines. Salamat sa mga nasa upper box, hello Jan, charing. Nasa Araneta. Ganda na tayo. Totoo. TJ! Okay, pe. Hirapan mo, ah. Sige, tatry ko lang, ah. Bilang ikaw ay isang taong malapit sa kalikasan, gaano katagal ang pinakamahabang araw mo na dikit-dikit consecutive na hindi ka naligo? What? Oh, isang linggo. Totoo. New Zealand. 1 week sa New Zealand. Why? Oh, kasama ko pa si Marius Talampas noon. Yung director na para kong hold up, tinry ko lang, experiment lang. Kasi hindi pa ako nakangati, lamig eh. Oo. Nung sinabi niya na ito, naamoy na kita, doon ako naligo. Ay, yun ang tinatawag na validation. Validation. Na binalidate na talaga na, ah, this is it. Ito na yung moment na yun. In all fairness naman talaga. Parang feeling ko, ano, true, pagka, kahit nga nasa bahay ngayon, di ba, dahil di naman lumalabas masyado pag wala pang schedule ng locking, ganyan. Tapos hindi ka naman napawisan, nagubad ka naman sa aircon. Sakto lang. Ay, tiyari, hindi rin pala naligo. Actually, thank you, DJ, sa pag-bring up nun. Share ko lang, DJ Jai ho, very quickly lang. Mas alam okay. Niyo, mga kaibigan, mula to kay Ernie Baron, ha? Hindi. This is a general information. Right. Ang pagligo araw-araw ay hindi talaga kailangan. Hindi required. Kung hindi ka pinawisan, kailangan mo lang hugasan ang mga masisilan na bahagi. Kasi lalo na pagka sobrang init, hindi rin maganda na basain ang katawan. Katulad ng pagka ang mga halaman, diniligan mo ng tirik ang araw, mamamatay o matutuyo. Hindi rin yun maganda sa katawan ng tao. Tama. Oh, in fairness. Justification lang yun ng mga hindi mahilig maligo. Pero di, totoo yun. Di, kasi nakaka-relate ako kay Pepe dahil dati din, nakapag, well, mga 5 days, di naman 1 week. Na umabot din ako ng 5 days. Pero parang nandun ka na, muntikan. Pero nasa Australia ako noon, totoo talaga. Madet. New Zealand, Australia. Kung may lusot na parang yung klima. Totoo. In fairness. Oh, pero sa atin kasi sa work natin, parang hindi pwedeng pumunta ka sa location or makipaghalubilo ka nang di ka naligo. Eh, kasi, ay, totoo naman. Lapot, 'di ba? Ang lapot kaya ng feeling yung sa weather dito. Ata tayo dahil sa weather natin dito sa Pilipinas. Na maligo ng maligo. Maligo ng maligo. Hmm. Taray. Bong, ganang chikahan natin. Na happy ako. Sana ay, kayo din. Kaya, Oo. Salamat sa trivia, Kuya Kim. Ayan, Pepe. Pepe ang pangalan niya. Pepe ang pangalan niya. Oo, 'di ba? Totoo. Thank you, TJ, Pepe, and Yam Yam. Kamusta ang Hotspot Live experience? Let's start with, of course, si TJ na first. Si Pepe, hindi ko first time na ma-interview ever. Di ba dati pa?
Lagi na tayo nagkakaroon ng moment may interview. TJ, ikaw first time na talagang ganito, interview virtually. How's your experience dito? Maraming salamat. Thank you so much for having me. It's isang malaking pribilehiyo ang mapabilang dito. Thank you so much. And kilala ko naman po si DJ Jaiho mula, yun na nga, dati pa. So, actually, ngayon lang kami nakapag-detalyado na kwentuhan ng ganito. Kasi dati, chika-chika, beso, hi, kamusta ka, saan ka, may taping ka, saan studio ka, puro ganun yung mga tanungan namin. So, ngayon, nakapag, get to know. Malalim mo dito pa, no? Ito. Ha? Akalain mo dito pa, no? Kaya nga eh, oo nga eh. Pero kaya I'm very thankful din. And ang saya niya, napaka-natural lang nung takbo, nung flow. Ang galing mo magpatakbo, DJ Jaiho, ng interview, ng pag-uusap, na parang wala kaming nararamdaman. Ako, ewan ko baka sa akin lang to. Wala akong nararamdaman pressure na, shucks, show to, kailangan ganito. Yung hindi uptight, alam mo yun, hindi uptight. Very relaxed, very happy, which is, you know, great. And maraming salamat for that, DJ Jaiho. Thank you. And so, for the next time, gusto ko magtanggal ng t-shirt eh. Tara, nag-inuman na lang. Sobrang comfortable. Cheers. Sobrang set. TJ, maraming salamat. Thank Congratulations you. Sa mga Thank projects. Oo, keep safe and always stay healthy. Likewise po, likewise. Kailangan natin ng mga ganyan. Kailangan tayo para magbigay ng ngiti sa ating mga manunood. Yes. Yum, yum! Ako din, DJ, sobrang nagpapasalamat din ako unang-una sa programang ito at saka sa programa ng We Love You. Ayun, nagpapasalamat ako dahil sobrang nag-enjoy ako today and ang gaan sa pakiramdam na nakausap ko ulit itong dalawang kolokoy na to na usually pag nasa Lakin taping kami, walang oras na nasasayang pag nagkakasama kami. So, ayan, at syempre, thankful din ako na sa'yo, DJ, na andito ako. So, syempre, maraming salamat and God bless. God bless din sa'yo, Yam. Alam mo na yan, mula noon, mula paglabas mo, ang importante, lahat tayo dito ay abala, diba, sa mga trabahong ginagawa natin. Yan ang pinakamahalaga. At para sa family din natin, syempre. At sa mga nanonood din sa atin. So, yes. Pepe! Una sa lahat, nalilito ako pagka sinasabi ni DJ ni Yamyam kung si DJ Jai ba kausap niyo o si TJ Balderame. Alam ko, ikaw na to lang kinakausap. Tol, Yam, na-miss kita sobra. Actually, DJ Jai ho, maraming salamat sa hotspot mo kasi itong dalawang to talaga, bibihira yung makahanap ka ng totoong kaibigan eh. I mean, hindi naman sa napipikian tayo sa mga nakakatrabaho natin, pero it's common na sa tapings. Pagkatapos ng taping, may kanya-kanya na kayong buhay eh. Kaya nausin yung term na taping friends. Totoo pero yan. Ito hindi. Oh, taping friends. Oh, so may mga pagkakataon na meron talagang gems. Yung nakakasundo mo yes. sa maraming bagay at mas malalim yung pinagsamahan nyo even after the show. At itong dalawang yon, itong si PJ at si Yam Yam, sila yung ilan sa mga bibilang na naging gem true friends natin sa industriya na pag may gusto tayong pakiusap, agad-agad dyan. Si Yam-Yam, kahit na hindi naman madalas magkumo yan, pag niyaya ko, sasali yan, kahit na biglang mawawala. Pero sasali pa rin. Di ba? Oo. May effort. Hindi, yeah. Kasi si Yam-Yam, kahit sa shooting namin, ano yan eh, may pagka-ninja yan kasi maaga siya natutulog eh. Kaya pag-gathering, nasa na si Yam-Yam? Ay, umalis na natulog. Totoo, ganyan. And I love Yam Yam for that, ha? Kasi sa Hoy Love You, grabe yung pagiging genuine ng mga tao. Mm-hmm. Yun yung pinaka-precious for me. Kaya maraming salamat at pinagsama-sama mo uli kami dito yes. sa hotspot. At yun nga, sabi ni TJ, ang saya ng kwentuhan. Para tayo nasa inuman lang. Sorry, sana pwede kong sabihin yun. Ha? Okay lang, okay lang. Yung gano'n naman talaga, natural naman talaga. I'm very grateful, DJ Jaiho, and I hope this is not the last. Truly. Yeah. Thank you, Pepe, TJ, and Yam Yam. Of course, hindi ito ang huli dahil marami pa tayong mga paparating na mga malalaking proyekto para sa bawat isa sa atin, diba? Yaman. Yes. Kasi alam mo sa totoo lang, not for anything, diba? Kasama na doon, syempre, na kailangan natin ang trabaho to provide for ourselves and for our family. But also, diba, dahil ito yung passion at ito yung dito nagiging masaya ang puso natin sa trabaho ang ginagawa natin. Kaya talagang excited at ganado tayo kasi nasa isip natin na
sino na naman kaya yung mga makakapanood na matatouch yung buhay nila dahil napangiti natin, nabawi natin yung lungkot, yung problema. And kaya ko yan paulit-ulit na sinasabi because I am reading a lot of comments on social media na parang people really need to divert their attention para mawala yung kalungkutan sa bawat isa. Hindi man po namin maibigay ang mga yakap kagaya ng mga dati sa mga mall shows and everything, but still, we are here sa pamamagitan ng iWant, sa Hoy Love You Too, sa iba't ibang mga programa at sa mga digital shows natin. Kagaya ng Hotspot, patuloy po kaming magbibigay ng kasiyahan ng inspirasyon at sa mga kwento namin, nawa po ay nagkakaroon din po kayo ng hugot at kinakapitan para patuloy na lumaban. Daba? Yes. Yes. Well said. Very well said. Ganda naman nun. Truly remarkable. Huy. Birthday ko ba? Wala pa naman. Hindi ko pa naman birthday. Saka-saka na. Pag birthday, papabatiin ko kayo. Charis. Pero ayan, sabi ko sa inyo, opening pa lang, siguradong GV, siguradong tatawa, makipagbandingan tayo kasama itong mga mauhusay nating mga komedyante. Once again, TJ Valderrama, Yam Yam Gukong, and of course, Pepe Herrera. Kapamilya, 3:20 PM po, Tuesday and Thursday. Huwag na huwag niyo pong kakalimutan na i-share, panoorin po ang programang tunay na hindi makabog-kabog. Kasama nag-isang beshi ng bayan, J-H-A-I-H-O. Ako po si Jaiho at ito po ang Hotspot LAVE Live the Live. Bye!